order sa Black Lady. Sino? Kayo ang order ng Black Lady dito. Placing an order para sa centerpiece ng table sa engagement party ng mga mo. Umalis ka na. Natatakot kang makita ng asawa mo ginawa mo sa akin? Aalis ka? Iwan mo na si Nathan? Natatakot na ako lalo sa kanya nung nakita ko palalo yung mukha ng babae. Sama na ako sa'yo. Nakita ko nawala ng pag-asa si Nathan. Na habang tumatagal, lalo nanganganib yung buhay ko sa kanya. Dapat kay Daniel mawala sa buhay ni Katerina permanently. Kusing naayos ko na. Ibago ka ng negosyo. Ako taga-pronta mo, ikaw ang taga-isip. Gusto mo pa rin mag-file ng anonymity. Hindi nakatahat lang. Bibigay ko na ang kalayaan. Na-option na ng Bonifacio Bank ang ilan sa mga kumpanyang kanilang pagliliit noong mga huling taon. At bilang sa mga nabiling kumpanya ay ang Dago Enterprises, Bands and Merchandising at Midoti Importer. Kinagagalang po ang anunsyo sa publiko na ako na po ang bago nagmamay-ari ng Midoti Imports. Daniel! Tulungan niyo kami! Ano ba? Daniel, tama na! Alam mo, Daniel, nag-a-air pa ako ng mga tawahan eh. Baka gusto mo mag-apply. Bilang janitor, bagay na bagay ka dun eh. Kabihan mo na siya, Daniel. Kumpanya namin ni Mama yun. Ako ang naghirap sa alak na yun. Pinaghirapan namin lahat po, Katrina. Hindi si Tomas. Daniel, hayaan mo na. Aalis na naman tayo, diba? Napakalayo. I'm sorry, pero hindi mo na mababalikan yun. Si Tomas ang bumili ng kumpanya natin? Paano niya nagawa yun? Ay nako, malamang guinena sa sugal. La imposible ho yun. Napakalaking pera nun para mapanalunan niya sa sugal. Sa palagay ko, si Tomas lang ang pumupronta dito. Pero meron siyang kapartner na talaga nagmamay-ari ng kumpanya namin. Pero sino? Chinek ko po ang incorporation papers ni Tomas. May mga pangalan na nakasulat bilang investors. Pero malilit lang po ang mga shares nila. Si Tomas po ang may pinakamalaking shares ng kumpanya. Kailangan malaman natin kung sino ang tumutulong kay Tomas. Ma, para saan pa po? Kahit naman po malaman natin, wala naman tayong magagawa eh. Hindi na po sa atin ang Gidoti Imports. Kahit galito ako kay Tomas. At ayokong ayoko mapunta sa kanya to. Pero wala na akong magagawa. Makailangan natin tanggapin na wala na sa atin ang kumpanya. Kung sa bagay, Emily, tama si Daniel. Iba na ang kapalaran mo ngayon. Kagaya na, ikakasal ka na kay Marco. Si Daniel naman, meron namang maayos na hanap buhay. Siguro, panahon na nga para talikuran ninyo ng lubusan ng Gidoti Imports. Eh, Madam, di ba hindi naman po kayo invited sa engagement party ni Sir Marco? Paano po kung hindi kayo papasukin? Hindi gagawin ni Marco yun. Dahil alam niya, magwawala ako. At ayaw niya ng mga eksenang ganun. So, Dad, and my future mom, excited na po ba kayo para sa engagement party? Nathan, it's a big day for all of us. Ang question ko, are you ready to be talked about? Siyempre, ang bilis mo pinagpalit si Mommy. Malalaman ng lahat na matagal na kayo magkarelasyon. Kahit nung buhay pa si Mom. Johanna, mga malisyosong tao lang ang mag-iisip ng ganyan. I'm sorry, Marco. Hindi ko na sana pinatulan si Johanna. Hayaan niyo na po si Johanna. Anyway, Dad, nakapag-decide na po ba kayo kung sinasama ni Daniel yung best man niya? Hindi pa, Nathan. Sa akin naman, Dad, okay lang kahit sinong piliin mo sa amin. Wala namang kaso sa akin yun. Pa, siguro po si Nathan na lang po ang piliin niyo na maging best man niyo. Ayos lang naman po sa akin eh. Talaga? Oo naman. Wala namang kaas sa akin yun eh. Bait naman talaga ng kapatid ko. Alam ko naman mahalaga sa iyo yun, Nathan. Kaya mas mabuti pa na ikaw na lang maging best man ni Papa. Salamat. And if you'll excuse me, ibabalita ko lang kay Katerina ang good news.
ganyan. Salamat. Wala ka naman po, pa. Ayoko na kasi makipagkumpetensya pa kayo nito sa mga ganung bagay. May ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano po yun, Mama? Maaari bang ikaw ang maghatid sa akin sa altar? Oo naman po. Isang malaking karangalan na ako maghatid sa inyo kay Papa sa altar. Oh, si Miguel? Madam, hayaan niyo mag-miss call. Hindi. Mabuti kausapin ko na siya para nalalaman ko ang mga balak niya. Hello? Miss ka na, Margaret. Paano mo alam? Alam ko lahat. Tulad na magaganap ngayon gabi, ang engagement party ni na Marco at Emily. Bakit mo ako binigo? Eh, hindi pa naman kasalan to. May oras pa ako. O sige. Hindi ko muna ibibigay sa mga pulis ang ebidensya ko. Pero bibigyan kita ng incentive. Anong incentive? Paano kaya kung kunin ko ang buhay mo? Ano? Papatayin mo ko? Hmm? Margaret, huwag kang magpuputi sana ngayong gabi. Mahirap ang ganyan ang mantsa ng dugo. Miguel! Miguel! Exclusive behind-the-scenes happenings na di dapat palampasin ngayong week sa Walang Hanggan TV. Tingin pinapahalatang may feelings. Log on na sa www.abs-cbn.com to watch the full webisodes of Walang Hanggan TV. Relax. Tutulungan lang kita. I do this all the time for Dad. Hindi raw kasi makakarating si Tomas. May trabaho siya tonight, so ikaw muna ang date ko, okay? Joanna, hindi naman itong klase ng party na kailangan ng date. But still, gusto ko ng date. And wala akong ride sa party, so sa'yo ako sasabay. Sasunday ko pa si Lola. Kumanag ko yan lang ibang sasabayan mo. But I'd rather go with you. Pinag-usapan natin ito, Joanna. Pero matagal na yon. Tsaka pumayag lang ako dahil I just wanted to give you space. Alam ko naman in time, mamimiss mo ko. At babalikan. Namiss ko yung pagiging magkaibigan natin. Pero tinapos ko yon dahil ayaw kitang paasahin. Joanna, tigilan mo na to. Dahil pa rin to kay Katerina? Daniel, open your eyes. Huwag ka nang umasang makuha mo si Katerina. Okay na sila ni Nathan. In fact, aalis sila bukas for their honeymoon. Bukas? Oo. He's going to surprise Katerina mami ang gabi. Tapos mag-honeymoon sila. Pagbalik nila, okay na naman sila. Where does that leave you? With nothing, Daniel. But, you know, there's always me. You can always have me. Joanna. Nagkausap kami ni Joanna. Ang sabi niya sa akin, bukas na palang pinaplano nito ng pag-alis ninyo. Ano? Wala siyang sinasabi sa akin. Sa palagi ko, susupresahin ka niya. Katerina, kailangan natin umalis kayong gabi. Joanna, pwede ba tayo mag-usap? About what? Hindi ka ba napapagod? Palagi na lamang tayo nag-aaway. Nag-iiringan. Hindi. I can do this 24/7. Joanna, sa loob ng ilang buwan, magiging magkapamilya na tayo. Hindi ba tayo pwede magkasundo? Kahit para na lang sa daddy mo? Paano naman ang mommy ko? Alangan naman na pabayaan ko siya? Kalimutan at hindi paglaban? Wala na si Jane, Joanna. Ano pa bang kailangan mong ipaglaban? Everything! Akala mo ba nakalimutan ko kung ano ginawa mo?
kung paano mo siya kausapin ng birthday ni Dad? Kaya siya umalis dahil sa'yo. Kaya siya sumakay ng eroplano dahil sa'yo. At kaya siya namatay dahil sa'yo. I'm sorry. Alam ng Diyos na pinagsisisihan ko ang lahat ng sinabi ko sa kanya nung gabing yun. Nagkamali ako, inaamin ko. Pero wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. Wala? Hindi ba si Miguel Ramos ang nagpapatay kay Mami? Sino ba si Miguel Ramos? Assistant mo. Pinapatay niya si Mami para sa'yo. So don't fool yourself into thinking na wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Mami. Dahil meron. Emilia? She died because of you. Katarina? Katarina, pinapatawag ka na ni Nathan. Aalis na daw kayo. Ano yan? Anong ginagawa mo? Wala po. Aalis ka? Hindi po. Huwag kang magkaila sa akin. Maglalayas ka ba? Hey, please, huwag kang maingay. Baka mamaya may makarinig sa'yo sa labas eh. Pero bakit? Ano? Pero hindi ko na po kasi kaya eh. Hindi ko na po kaya yung ginagawa sa akin ni Nathan. Ayaw, please. Please. Tumayo ka na. Ano mo, Katarina? Hindi mo kita pipigilan eh. Hindi niya ako pipigilan. Katarina. Kahit hindi ka nagsasalita, kahit walang umiimik sa buong bahay na to, alam kong may problema si Nathan at hindi tama na tinitiis mo lahat ng ito. Akala ko po kasi susubong niyo ako sa kanya. Oh, hindi. Katarina, bata pa si Kuya Unat mo. Parte na ako ng pamilya ninyo. Nung ipinanganak ka ng mama mo, nandun na ako. Nung nawala ang mama mo, ako na ang tumayong nanay mo. Anak na ang turing ko sa'yo, Katarina. Ano ka ba? Siyempre, ikaw ang kakampihan ko. Hey, please, maraming salamat. Hey, April. Sige. Tulungan niyo po ako. Sige. Ikaw na pumadala na itong bago sa party. Kukunin ko na lang po sa inyo kapag aalis na ako. Sige, akong bahala. Eh, gusto mo bang samahan kita? Huwag na po, Yaya Bruce. Kaya ko na po yung sarili ko. Eh, saan ka pupunta? Hindi ko pa po alam eh. Ang mahalaga ko, makaalis mo ako dito. Sige, sige. Basta tatawagan mo ko kapag nakahanap ka na ng pagtataguan mo, ha? Promise mo sa akin, ha? Sige. Wala, sige. Gawin mo na. Hi, Vivian. Hello. Kamusta? Kayo. Nice to see you. Thank you for coming. Congratulations. Thank you so much. Salamat. Emily. Thank you for coming. Oh. Thank you, thank you. Thank you po. Hi, Ma. Hi, Marco. I told you I'd come. Huwag ka sana manggulo dito. Pero kung meron manggulo dito, kahit na sino, palalabasin ko. Don't worry, I won't make a scene. Emily, pwede ba tayo mag-usap sandali? Kahit sandali. Anong kailangan natin pag-usapan, Margaret? Emily, nakikiusap ako sa'yo na huwag mo nang ituloy ang kasal niyo ni Marco. Mahal ko si Marco. At kahit na walang hiya ang mama niya, at maldita ang anak niya, at kahit na alam kong pahihirapan lang ninyo ako buong buhay namin, pakakasalan ko siya. Ganon ko siya kamahal. Oo na. Mahal mo na siya. Pero hindi kayo dapat magsama. Ikamamatay ko yun. Hindi mo dapat sinasabi yan, Margaret. Dahil mas binibigyan mo pa ako ng dahilan para pakasalan si Marco. Ano bang magagawa ko para hindi matuloy ang kasal niyo? Wala, Margaret.
Please. Emily, there must be something I can do. Kung ano man yun, ibibigay ko sa'yo. Hindi ba? Dati, gusto mo kong humingi ng tawad sa'yo. Gagawin ko yun para sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Ano bang nangyayari sa'yo, Margaret? Bakit parang desperado ka na? Talagang desperado ko, Emily. Kahit lumuhod ako ngayon sa harap mo, gagawin ko. Hihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi. Wag. Hindi yan sapat na dahilan para iwan ko ang isang buhay na makakasama ko si Marco. Hindi ko yung kailangan, Margaret. Si Marco ang kailangan ko. Tuloy ang kasal. Malapit na makasatuparan ang pag-iisang-dibdib ng aking ama't ina. Ang kanilang pag-ibig ay isang pag-ibig na walang hanggan. Si Emily ang nagpaligaya sa akin. Natutunan ko magmahal dahil kay Emily. Emily, mahal na mahal kita. Po ba si Emily na iatras ang kasal? Hindi, Kenneth. Ha? Kaya, siguro bukas, katapusan ko na. Ay, hindi pwedeng mangyari yan, madam. Gumawa ho tayo ng paraan. Ano kaya kung gumawa tayo ng maliit na sunog lang, madam, para pumatakot yung mga tao at magsipag-alisan niya? Ano, madam? It won't matter. Maski masira engagement party, that won't stop Marco and Emily from marrying. Kaya bukas, katapusan ko na, Kenneth. Ilalabas na ni Miguel lahat ang ebidensya laban sa akin. Hindi pwede. Makukulong ako, Kenneth. Makukulong ako. Are you enjoying? Oo naman. Good. By the way, may surprise pala ako para sa'yo. Bukas na tayo aalis para sa vacation natin. Ganun ba? Ba't parang hindi ka naman surprise? Hindi na surprise ako. Kaya lang naisip ko kasi hindi pa pala ako nakakapag-impake. Pwede ba ako umalis sa maaga sa party para maayos ko naman yung mga dadaling ko? Sure. Papahatid na lang kita, Adrian. Parang sobrang saya nila. Dahil masaya talaga sila. Mahal na mahal nila isa't isa. Alam mo, Katerina, umaasa ako na pagbalik natin sa bakasyon, bumalik yung pag-ibig mo para sa akin. Para maging kasing saya naman natin si Nadal. Pag-asa pa tayo, Katerina. Anything's possible naman, di ba? Anything's possible. Ba't nakatingin kayo kay Nathan at Katerina, tita? Wala. Mukhang masaya si Nathan eh. Si Nathan, yes. Paano, patay na patay siya kay Katerina. God knows why. Pero si Katerina, I don't think she's happy. Paano? Patay na patay siya kay Daniel. In love pa rin. Sigurado ka dun? Everybody knows that.
And if you ask her, she won't even deny it anymore. That's why I hate Caterina. I hate her for what she's doing to Nathan, and I hate her even more for taking Danielle away from me. Sana mawala na yung babaeng yun sa mundo ko. Danielle, kanina ka pa tingin ang tingin sarilo mo. Anong meron? Wala po. May problema ka ba? Wala po, Nana. O sige, hindi kita pipilitin. Pero alam mo naman, andito ako. Pwede mo akong kausapin kahit kailan. Ha? Alam ko po, kayo po nag-isambigan ko mula nung bata po ako. Siguro po kung wala kayo, malamang naligaw na rin ako ng landas. Kung ano man po ako ngayon, utang na loob ko po sa inyo lahat to. Dama-alama. Nakaka-OMG ang galing! Nakaka-OMG ang dating! Kaya naman deserving na deserving ang ating Actor of the Year sa Yahoo OMG Awards 2012. Kayo po, ang nagdala ko na pamilya. Ikinararangal ka namin, kapamilya! Pinag-usapan kayo ng buong bayan. Pagkatapos ng mga itinuro namin sa inyo, ipinahiya niyo kami. Hindi na kayo nahihiya eh. Napakalaking palaisipan. At sa mga taong tulad natin, natataong yung mga himala. Samantalang tayo naman yung sinusukan ng simbahan. Simba kayo ng simba. Pero kung makapanghusga kayo ng sarili niyong anak, ganun na lang. Hindi ba kayo nagtataka? Palasimba kayo pero walang milagro nangyayari sa inyo. Samantalang kami mga makasalanan, meron kami milagrosang anak. Kasumpasok pa ba yung ginawa natin nun? Bakit? Kasalanan mo magmahal. Hindi naman napipigilan yun eh. Marco. Talaga bang wala nang chance magbago isip mo? Ma, pakakasalan ko sa'yo at wala nang makakapigil sa akin. Then I guess it's goodbye. Aalis ka lang po, di ba? I mean, goodbye for good. Pag sinasabi ba sa akin na kapag pinakasalan ko si Emily, tatalikuran mo na ako at ang pamilya natin? Ganun ba yun? Ano tama? Emotional blackmail? Ma, let me tell you this. Kahit anong pandrama ninyo, kahit pinapag-guilty niyo pa ako, pakakasalan ko pa rin si Emily. Goodbye, Marco. Goodbye, my son. Bakit? Biglang-bigla naman, naging sentimental ka. Kailangan mo na po umalis eh. Marami pa po kung dapat gawin. Oo. Alam
ko. Marami kang dapat gampanan sa gabing ito. Sige, sige. Pumunta ka na doon. Okay na ako dito. Iban mo na ako dito. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Apo. Kasi natitirahin mo, ah. Huwag kang mag-mintes. Hindi mo iyari yun. Handa ka na? Oo. Oh, sabi ni Aya Bros, yung mga gamit ko daw inihundo niya sa dumasa may exit gate. Daniel! Kailangan ka na sa loob para gumawa ng toast. Sorry, ate. Nalulung lang kasi ako sa isang sitwasyon na hindi ako makawala. Ang gusto ko sana, magkaayos na tayo bago ako mawala. Aalis ka? Malapit na makasatuparan ang pag-iisang bilibig ng aking ama't ina. Kaya inaanyayahan ko kayo lahat para mag-cheers tayo sa kanilang pag-iisang bilibig.